18, yung ay lupit ito. Grabe. Alright, ang ating next sharer ay isang team leader 2-star na ngayon. 8 years po siya na OFW sa Taiwan as caregiver. Grabe yun, nagbenta ng kalabaw. Kalain mo yan. So ang ating next sharer ay walang iba kundi si Ma'am Marife Gubata. Ma'am Marife, nandito ka na ba? Pa-mute na lang po kung nandyan. Marami na kasi Ma'am Losmin yung pag-i-. Hello, ma'am. Ayan, ayun. Ito po. Okay na po. Alright. Hello po. Happy grad one morning po sa ating lahat. Hi, Ma'am Losmin. Hi. Pastor. Pastor Edip. Ma'am Maritis Mingyara. Hello po. Sa lahat po. Happy grad one, everyone. Happy grad one morning, everyone. Sa ating lahat. ako po, magpapakilala nga pala po ako. Ako po si Marit Pigubata. Isa po akong caregiver dito sa Taiwan. 8 years na po ako. Yung 6 years ko po is factory worker po ako. Operator, machine operator po ako. At itong 2 years ko po ay isa po akong caregiver. Sa ngayon ay nasa Taiwan po ako. May share ko po dito sa round one. Ang una pong mag-invite sa akin ay isa po, number one po, isa po akong member ng SMMW sa Marcos Solid Maharlikan, si Ma'am Luisa Lydia Carlos. Hi ma'am, alam ko nandyan ka. Magandang gabi po. At ito na po, at pinasahan niya po akong unang-una po, pinasahan niya po ako ng video. At ako po, interesado po ako sa mga pinasang niyang video sa akin. At pinanood ko po lahat. At lahat ng video. At na-observe ko naman po, kahit na busy po ako sa mga alaga ko, ako po ay binigyan ko siya ng attention para sa akin. Dahil napipil ng puso ko na parang napakagandang video na pinasa sa akin. At ito na po ako ngayon. Team leader, ito na po ako ngayon. Ito po, ako po kasi isa po akong breadwinner sa isa pong, sa magulang, sa mga kapatid. Isa din po akong single parent. Ngayon po, ako po ay gusto ko pong mag-titanium. Ito na po. Ito na pong napaka sakit din, masakit, masama din po sa loob na ibinta mo yung pinagpaguran mo. Pero kailangan po eh, kasi para nakikita mo na napakaganda itong crowd one, kahit na pinaghirapan mo ng ilang taon yung pinagbili mo ng kalabaw, kailangan natin ibinta para lang maging mataas tayo dito sa crowd one. At gusto natin kumita at abutin din natin yung mga nakikita natin sa mga kasama natin sa crowd one. At ito na po. Tumahod po ako. Ang sabi ko po sa nag-angyaya sa akin kay Ma'am Luisa. Ma'am, sabi ko sa kanya, meron na po ako. Makakapag-ano na po ako sa ano ko, sa titanium ko. Di ang tuwa ko po. Ang napakaganda pong ano. Tapos, sabi niya, oh sige, mag-member ka na. Ganito, ganyan. Mamaya, tawagan ka ni Ma'am Maritis mo. Sabi ko, kinakabahan ako. Hindi ko pa nanginig si Ma'am Maritis. Ano po ba yung sasabihin ko? Na yung tuwa ko po ba na parang hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Siyempre, excited po ako. Dahil siyempre, ngayon ko pa lang ito na-meet na parang napaka-serious po talaga para sa akin. Na hindi ko po alam kung naiiyak ako sa tuwa o kung ano pa po bang nasa puso at isipan ko. Na hindi po ako handa sa lahat. Sabi ko sa kapatid ko, ibinta mo ang kalabaw. Yan muna ang panggastos natin dyan sa tatay natin. Kasi kailangan niyang mag-dialysis. At itong sahod ko, ito yung pang-ano ko dito sa crowd one. Sa madaling salita, sabi ng kapatid ko, bakit? Oo, sabi ko, wag niyo akong hadlangin dahil ito gusto ko. Akin naman yan ang pinapabinta ko, hindi naman sa inyo. Sabi ng kapatid ko, sigurado ka ba yan sa ginagawa mo ate? Hindi ka ba ma-scam dyan? Hindi ako scam dahil ngayon napapatunayan ko na dahil isa akong nanonood ng webinar. Napatunayan ko mismo. Nakikita
Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Sige, naibinta ng kalabaw. Ang binta ng kalabaw is, ano po, umabot po siya ng 30,000 lang kasi hindi, yung inahin po kasi hindi yun ang pinabinta. Bali, yung anak lang po yun. Siguro, hindi ko lang alam kung ilang buwan na po yun. Ano, taon na napalaki. Isa madaling salita po, natuwa po ako, natuloy po yung pangarap ko na maging titanium po ako, mag-upgrade po ako ng titanium. Sabi ko, thank you. Thank you po sa Panginoon at ito na po siguro yung healing ko rin na magkaroon din po ako ng sariling hanap buhay balang araw na hindi naman po habang buhay na nandito ako sa abroad. Dahil sa loob po ng 6 years ko sa Taipei, wala pong nangyari dahil isa po ako nag-breadwinner. Breadwinner po ako. Nagpapaaral po ako 2 college. Sabi ko sa sarili ko, ito na talaga. Ito na. Hanggat may ini-invite ako, may pumapayag naman, merong hindi. Pag hindi ko naman po kaya, tatawag po ako kay ma'am, pakitawagan niyo po itong tao na to kasi hindi ko pa kaya lahat i-explain sa kanya kung ano po talaga itong round one. Kasi kung ano lang yung nakakaya ko, ito lang yung naisishare ko. Baga may tanong pa silang, hindi ko kaya ang sagutin. Hindi ko kaya, ma'am. Tulungan mo ako. Sa madaling salita naman po, unting panalangin, unting lapit na sana po pumayag. Sa awa naman po ng Panginoon, yung na-invite ko at sinundan po ng nag-invite sa akin na si Ma'am Luisa, pumayag po. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko sa sarili ko, tumantuwa na naman ako. Pasa na naman po ako ng video. Ipumayag na naman po. Ay, salamat naman, sabi ko. Kahit hindi po sila agad nag-aano sa akin ng ano nila, mga financial. Sabaga po, kahit paano, meron naman medyo pampaluwal para lang maano din. Sinishare ko rin para kumita rin sila. Kumita din ako. May share ko din po itong round one sa kanila. Ito na po ang hindi ko makalimutan sa bago ako ano. Sabi, may nagsabi sa akin na, hindi scam niyang crown one. Alam mo ba ang kumikita lang diyan yung mga pastor? Sabi sa akin. Sabi ko, ano mga pastor? Sabi ko, ay lahat naman na kita nila, nakikita namin ini-invest nila. Nakita mo ang dami nila. So pinasa ko, ako nag-share din po ako ng mga post ni Sir Eddie, ni Doc Dan. Kumukuha ako ng mga videos nila sa mga Facebook. Sinishare ko din po sa kanila sa YouTube, lalo na po maraming Tagalog, yung mga medyo hindi po nakaka-relate nito proud one, sinishare ko po sa kanila. Di ma-invite po ako, sabi niya, kumita ka na ba? Sabi ko, oo, kumita na po dito sa crowd one. Ay, ito ba lang ang puhunan ko? Sabi ko sa kanya, naka-invite ako ng 4, kumita na ako, doon pa lang kumita ka na dahil sa package mo, 18,000 yun eh, 6,000 lang yung puhunan mo. So, kumita ka na ng 12,000. Sabi niya, ganun ba? Oo, pag-isipan ko muna. Sabi ko, sige, pag-isipan mo muna, balikan kita. Sabi ko, sana maging positive siya para tumaas na naman uli yung rank ko kay Mama Ritis. Sabi ko, kasi siya nag-aano sa akin. Natutuwa na naman ako. Punta na naman po ako sa alaga ko. Hanggat nag-aano po ako sa mga alaga ko, nagpapasa po ako ng mga videos sa mga kakilala ko rin, mga kaibigan ko dito sa Taiwan. Di ito na po. Nakaraan po nung nakaraang mixed week yata po yun. Nakatutok po kami ni Ami Pahardo dito sa webinar. Sharing po ni Sir Eddie po na yung kaya lumaki po yung Team Hong Kong. Team Hong Kong po, dahil nga doon po sa kitaan na mayroong magpipi-out po para magkaroon lang po kami ng prop kasi dito sa Taiwan, marami din ang hingi ng prop para daw umano sumali sila. Dito sa madaling ano, sinabi ko po kay Ma'am Pastora na, ma'am, sabi ko, Mama Rites, may ano sana ako sasabihin. O sige, sabi niya sa akin. Total, may kita ka naman kanya dito sa round one. Ipi-out natin. Pakuhanan natin ng picture kay Ma'am Luisa. Dito na, nung in-invite naman po ako niya, no? In-invite ako ni Sir Doc Dan sa YouTube kagabi po. Na-sharing ko din naman po na, o makaka-pi-out na ako. Mayroon akong mapapakitang proof sa inyo. Kanina po, inumpisahan ko na sa kanila pinoro. Ito, hintayin lang natin ako yung payout ko
at ipapakita ko sa inyo. Kumita po ako ng dito sa crowd 1 po. Bali, kumita po ako ng 18,000. Bali, ano po yung 300 euro? Kasi po ang 100 euro is 6,000. Ito po hindi baka mapipayout ko po itong 18,000 ko. Taawa ng Panginoon ako ay makakapayout. Ito bago po mag-ano, katapusan. Baka sa linggo, last na po yung ano. Baka mapipayout ko na po yung 18,000. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako kay Maritis Mengira. At andyan po siya laging naka-ano sa amin. Laging nakapag-ano sa amin, naka-detect na palaging nagpapaalala, nagtuturo sa amin lahat. Pangalawa, papasalamat ako sa nag-invite sa akin, Ma'am Luisa. Thank you po. At siguro po, pagpatuloy lang po namin ito ngayon dito kami sa Taiwan dahil hindi naman po habang buhay na malakas kami. Sa ngayon pa lang po, lalo na ngayon napakalamig. May gusto na rin po namin sumuko minsan dahil din hindi lang po sa lamig sa mga alaga din namin. Dahil sampu, hindi po namin kaya. First time ko pong ganitong trabaho na sampu yung alaga na hindi ko alam kung paano ako umikot. Pero sa awa ng Panginoon, unting dasal lang, unting tiis. At balang araw, itong crowd one, ito talaga ang magiging ano para sa akin, para sa mga anak ko, para sa magulang at mga kapatid ko. Thank you so much po. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Marife. Grabe, napakaganda po ng journey mo po dito sa Crowd 1. Talaga naman, nakaka-inspire po talaga. Grabe, maraming salamat po, Ma'am Marife. Akalain niyo po, no, nagbenta ng kalabaw. So, ibig sabihin, sabi nga nila, pag may gusto, may paraan. So, yun may po paraan. Yun. So, sa mga guests po natin nandyan, ayun po, kailangan lang gawa ng paraan. Alright?